Okay. Gagawa tayo ng video para sa civilian bus. Ang pagpapalit po ng drug link at saka pagre-repack po ng bearing dito sa harap. Ano pa? Ito po yung drug link natin na luma. Tinanggal natin kasi may plate. Papalitan po natin ito. Ito po yung hub natin. Lilinisan natin to at saka natin palitan po yung grasa. Ayan. Okay. Bali, nalinisan natin itong hub natin. Ayan po. Nalinisan na. Tapos, una natin gagawin yung ating ito po, drug link. Nissan po yung gagamitin natin drug link. Nissan. Okay po. Okay. Bali, kakapit na natin itong drug link natin. Ito lang po. Yan, dito. Kakapit natin dito sa pinaka-elbow natin. Okay. Tapos, yung nut 22. Ang size ng ilyabi po niya. Okay. Okay. Dito naman po isa. Dito po sa may pinulit po, lalagay po natin ito yung pinakalak yan, ganyan lang po, tapos i-fold po natin itong cutter pin nya. Yan po, ganyan lang po, drug link ng civilian bus. Okay, yun, ayos na ayos na po yun. Okay, mag lagay na tayo ng grasa po dito sa ating hub. Okay. Ayun po. Tapos yung ating bearing. Palitan po natin yung grasa niya. Ipak po natin. Ganun lang po yung paglalagay po ng grasa. Nasa sa inyo po kung paano magra-grasa. Pero ang dapat alamin, papalabasin po natin yung grasa dito. Ganyan. Ganyan po. Pag lumabas na, ilipat na naman sa kabila. Ito, ganito. Ito. Okay po, bali na-repack na po natin yung bearing ng front wheel. Ito po yung inner bearing po ng sa harap po ng ating gulong. Lagay natin dito sa hub. Ganun lang po. Yan. Press lang ng konti. Tapos ito, kasi ito gamit na, kailangan natin na maglagay ng silicone po dito sa paligid niya. Babalik kasi natin itong lumang oil seal eh. Okay. Lagyan na natin ng silicone. So, ilalagay na po natin dito sa ating hub. Okay. Yeah. Ayun. Tsaka natin. Ilalapat. At maganda yung pagkakalapat niya.
para hindi po basta-basta matanggal. Maganda. Kakabit para maayos po. Okay. Pag tapos nyo na, so pwede na natin ikabit dito ating spindle. Okay, kabit na natin po para matapos po yung ating ginagawa. Ito po. Ayun po, nailagay na po natin. Susunod natin ilagay yung outer bearing po natin. Ayan po, outer bearing. Pagkatapos, itong pinaka-spacer natin, lalagay po natin itong spacer niya. Ito, lock spacer. Bali, may guide po dito yung lagayan po nitong ating lock spacer. Ayan po. Tapos, itong ating spindle nut. Sabihin natin, gagamitan natin ng 41 socket po. Okay. 41 na socket po. 3-4-5 yung gamit natin. Ayan. Ang paghihigpit po ng bearing dito sa ating front wheel, dapat hindi gaano mahigpit po. Yun po ang lagi nating tatandaan. Huwag masyadong mahigpit kasi ito ay conical type. Kasi sa pag sobrang higpit po ito, madaling masira po yung ating bearing. Pansin-pansinin mo na maganda na yung ikot niya, smooth na smooth, tapos dapat wala pong alok. Mapapansin mo po. Okay. Yun. Pwede na po yun. Noon, lalagay na natin itong crown lock. Dapat may tapat natin itong pinakaawang dito, dito sa butas ng ating spindle. Ha? Ito. Ayun, sakto po. Tapos, ilalagay natin itong ating cutter pin. Ganun lang po ang paglalagay. Yan. Yung cutter pin natin. Saka natin ibaluktot. Ito yung magiging lock natin itong cutter pin na to. Okay. Yan. Pagkatapos po nito, lalagay na natin yung grease cap. Grease cap. Ito po yung ating grease cap po. Bago natin ilagay, lalagyan din natin ng silicone. Okay. Ito po. Nalagyan na natin ng silicone. Okay. Ito po, ilalagay po natin. Okay. Gagamitan natin ng martilyo natin. Tapos kunting pukpukin dito sa gilid-gilid niya para lumapat po ng husto. Hayaan muna natin matuyo itong silicone bago natin kaskasin para magandang tingnan. Matanggal po itong mga nakalabas na silicone. Mamaya pag matigas na po konti. Okay. Okay, kakabit na po natin itong caliper bracket. Ito, dalawa po itong caliper bracket natin. Tapos mayroong dalawang caliper bracket, tapos brake pad po. Okay.
Ito po yung mga bolt. Bolt ng caliper. Bolt din ng caliper bracket. Tapos bolt ng sa may caliper natin. Okay. Gabi na natin at matapos na. Ito. Yan, higpitan na po natin. Gagamit tayo ng tubo pamukpok para mas maganda po yung higpit niya. Impakan lang natin ng konti. Yan, ilalagay na po natin itong brake pad. Ito, may mga parang usli po. Tapos ano, yun, may guide kung saan siya papasok. Ganun po. Okay. Bali, naikabit na po natin itong mga brake pad. Sunod natin ikakabit ito pong ating caliper. Ito po yung ating caliper assembly. Kakabit na po natin. Okay, ganito lang magkabit. Kailangan nakapwesto na maayos po yung ating brake pad. Yan. Ka natin ipasok. Okay. Ito po yung pinaka-bolt po ng ating caliper. Dito po nakalagay. Yan, tatapat po natin. Yan. Okay. Pu-pull tight na po natin. Yan. Lagyan natin ng konting impact para maganda po yung higpit niya. 14 spanner po ang gamit natin. Yun. Ganun lang po. Bali, naikabit na po natin lahat. Pati po itong ating drag link po. Yung drag link, naikabit na natin. Itong ating hub, bearing po, bearing. Nairipak na rin natin. Itong ating brake, yung caliper, brake pad, bracket ng caliper, tapos na po lahat. Okay na. Okay, bali, tapos na po natin. Kakabit na lang natin yung gulong, tapos na po. Ganun lang po ang pagkakabit ng drag link. Tapos yung pagre-repack po ng bearing dito po sa harapan ng civilian bus. 1, 2, 3, come on!